Masarap na pagkain, isa rin sa ibinibida ng ANDA ang kanilang Buri Handicrafts. Ang makukulay na disenyong ito ay likha ng dating migrant worker na si Lloyd De Castro. Parang there's one thing na gagamit ng local materials to build something, and there's another level or another thing na i-upcycle mo yung pinaggamitan na, local materials, at yun yung ginawa nyo. Kailan po kayo nagsimula? Matagal na ako nagsimula. Pinakaunang ginawa ko, SD, ref, magnet. Nagsusupply na ako after sa beach. Naghanap sila ng bags. So gumawa ako ng bag. Problema ko, nagsusupply ako. After 3 months, naghahanap sila ng bagong idea. Parang hindi na siya buri, yeah. No? Buri pa rin siya, pero kinumpain ko siya sa kawayan. Ayo. Naging bilao. At least, nakikita nila na yung bilao na andyan lang sa tabi-tabi, ngayon naging bag na. Yung gamit ng buri, yung silag na tinatawag namin, hindi lang siya para sa bag. Okay? Para sa canvas. Bago magawa ang magagandang bag, inahabi muna ito tulad ng banig. Isa naman si Nanay Percy Consuelo sa mga patuloy na gumagawa nito sa ANDA. Nay, meron kayong sinasabi na iba po yung texture ng buri kapag sa umaga. Oo, malambot siya. Pag tanghali, madaling maganyan siya. So, masisira. So, tuwing umaga ho kayo gumagawa? Oo, at saka sa madaling araw po. Anong oras po ng madaling? Alas 3, talagang yun ang isip ko. At saka ako, alam ko kung kailan dapat gawin. Kasi pag pilitin mong gawin, marukok na ganun siya, maputol. Mapuputol lang yan. Pag sa araw na mainit. So yung dekalidad ng mismong produkto mo eh. At saka yung hangin pag amihan, malambot ito pag hindi amihan. Kapag summer na, doon medyo hindi maganda. Mahirap po. Pag dry, hindi po maganda. Pero pag tag-ulan, mabilis kang makagawa, makatapos, at saka maganda yung kinalabasan. Ito po ba yung naging hanapbuhay nyo ng matagal? Ay, matagal po. Yung mga lula ko, nanay ko, ganito ang trabaho nila ng araw. Po, konti nang nakakaalam ng maggawa ng ganito ngayon. Ilan taon na ho ba kayo? 65. Wow! Sa ngayon, may order na lang ang paggawa ng banig ni Nanay Percy. Ay, na-enjoy ko na life kasi wala na akong gaanong problema ngayon. Ayan! Ang problema, alam kong dalhin. Apo. Hindi, yung kahirapan, hindi problema yan. Basta wala kang sakit, palagi kang magsimba, magpasalamat sa Diyos, yon, very good na life yun. Cheers to good life, Nanay Percy!